mga langging, sa videong ito ay isi-share ko po sa inyo ang organic farming. In European Union, more or commonly known as ecological farming or biological farming. Itong mga bakang ito, mga langging, ito yung sa farm ng mabait naming kapitbahay. Kung makikita ninyo, ito yung mga alaga nilang baka. Yung cow farm pala nila, mga langging, ay organic. For meat production only ito, kaya high quality talaga. At kung mapapansin ninyo, hindi masyadong malaki yung mga baka nila. Para siyang native, kaya yan yung the best na para sa meat production. Tapos may cow high drugs din pala sila. Isa sa mga negosyo nila itong balat ng baka. Magsispring pa lang, kaya wala pa silang fresh na damo na makain. Kaya dito muna sila kumakain sa automatic feeder na ito. Ito ay iniimbak bago mag-winter at ito yung kakainin nila bago mag-spring. Kaya ayan, dito sila kumukuha. Ang purpose, bakit dyan nakalagay? Kasi pag nilagay mo yan siya sa lupa at tapos aapak-apakan nila, hindi na yan nila kakainin. Kaya masasayang lang yan. Kaya dito yan siya nilalagay sa lagayan na yan, parang automatic feeder. Estimated na alaga nila siguro mga 100 pataas, parang ganun. Yan yung alaga nila. Tapos malaki rin naman yung area nila, kaya malaya yung mga baka na makapaglakad, magtakbo-takbo. Tapos pag may mga damo na, excited yan sila kasi marami silang makakain na fresh na damo sa labas. Nililipat din pala to sila, mga langging, sa kabilang area para yung manure nila ay magamit para pangpataba ng lupa. Kaya ayon, iniimbak yung mga nila, alam nyo na, para yun yung gamitin para pangsabog sa at maganda yung tubo ng damo. Nakipag-barter pala kami, mga langging, dito sa aming kapitbahay. Sila pala yung nag-grass cutter doon sa area namin. Tapos yung makukuha nilang damo, yan yung pinapakain nila pag winter at bago mag-spring. Yun ang rinireserba nila. Malaki rin naman yung area nila, pero gusto nila ng reserba kasi minsan hindi mo mamalayan. Mahal kasi yung pag binili mo yung damo, medyo mahal yan siya. Kaya yung ginawa namin, nakipag-barter na lang kami at nagkasundo sila ng asawa ko. Yung kapalit po noon ay bibigyan nila kami ng produkto nila, kagaya ng karne, ganun. Tapos, sila naman yung mga damo na makukuha nila doon sa amin. At yung mga langging, sila rin yung nagsasabog ng cow manure doon para maganda yung tubo ng damo. Kagaya nito, ito yung nire-reserve nila, binabalot nila ito para magtagal ito siya hanggang spring.
binigay nila sa amin mga langging. Isa ito sa mga produkto na binibenta nilang organic. Masarap siya at napakalasa. Maano mo talaga na high quality. Nagpaayos pala kami mga langging ng daanan dito at pinabungkal namin yung lupa dito para pwede makaakyat yung tractor namin doon sa itaas talaga. Kasi minsan, naghahakot kami ng mga gamit, nahihirapan kami kasi hindi makaakyat yung tractor. Kaya hirap na hirap kami sa mga kargamento na for example lupa, mga kahoy, puno, tubig, parang ganun. Kaya nahihirapan kami, kaya hindi kami makaakyat doon sa taas. Kaya yung ginawa namin, pinapantay namin itong daanan na ito para kahit papaano makaakyat doon sa itaas yung tractor namin. Kaya natutuwa talaga ako kasi kahit papaano, pag nakaakyat na yung tractor doon sa itaas, hindi na kami masyadong mahirapan sa paghakot ng mga gamit, pagpapunta, pabalik. Kasi maubos talaga yung time mo sa paghakot pa lang. Hindi kagaya na may tractor ka, doon mo lang sa tractor kukunin yung mga gamit at itatanim mong mga puno. Sa area na to, medyo paakyat talaga siya, kaya nahihirapan kami dito. Kaya mabuti na lang at nagawa na siya ng paraan para madali na lang kami maka-access papunta sa itaas. Nakakahinga din kaya maghakot ng gamit dito. Kaya nauubos talaga yung oras namin sa paghakot pa lang at hindi kami masyado makapagtanim kasi malayo talaga yung hakutan namin ng mag-asawa. Sa next video ko mga langging, makikita ninyo na yung tractor namin nandoon na sa taas kung saan kami magtatanim. At hindi na namin kailangan pa maghakot ng mga kargamento, mga kahoy, mga lupa, mga puno, tubig. Nandun na lahat kaya easy access na lang talaga siya. Sorry kung hindi nyo ako masyadong marinig kasi medyo maingay talaga yung tractor kaya hindi ako masyadong makapagsalita. At pag magpagsalita rin ako, hindi nyo siya masyadong maririnig.